Ano ba talaga yung level ng inyong happiness? Makaraang malaman nyo na isa si Ina, yung anak ninyo, sa nakapasa sa board sa bar exam. Absolutely. Alam mo, Sally, noong time na yon, ako'y nagwa-walking sa aking treadmill. Talagang habang binabanggit yung mga pangalan at lumalabas yung mga lahatan pumasa sa bar, alam mo, nung lumabas yung pangalan niya, biglang sabog ng luha ko. Talagang hindi ko may paliwanag. Yung kaligayahan ko, talagang sabi ko, pinipigil kong lumuha. Sa siguro, proud na tatay talaga, sobra. Dahil pa nung nanalo ko, senador sa totoo lang. Talaga yung feeling. Ganon. Bilang isang ama, I'm so happy and so proud of my daughter na pumunta sa bar. Alam naman natin na hindi ganun kadali para maging isang abogado. Correct. At ginawa niya nga yan para din sa akin. Sabi niya nga, Papa, this is for you. Kaya hindi mo papigilan yung luha ko. Kaya sabi ko, ibang klase. Iba yung kaligayahan. And I'm so, sabi ko nga, we are so blessed. Dahil despite ng nangyari sa buhay ko, yung mga pagsubok na dumaan sa akin, sa pamilya, ito naman yung mga dumating na kapalit na na biyaya ng Panginoon. And hindi nawalan ng pag-asa yung aking mga anak. At lalo nilang pinagbuti kung ano man yung kanilang mga karera. So parang kahit may mga pinagdaanan kayo, naging inspirasyon naman sa kanila yon para magpursige sa mga pangarap nila sa buhay. Sa totoo lang, bago nag-uumpisa pa lang yan, isa siya sa mga nabully din before pero pinagpatuloy niya. Kaya believe ako talaga sa kanya. Sipin mo meron siya tatlong anak ha. Correct, tatlong anak nun. Niya. Yeah, napaka hirap nun pero nagawa niya. Kaya sabi niya, sacrifice na to. Why am I doing this? Sabi niya, but for you, Papa, talagang kita mo yung pagpupursingan. Nag-aaral yan, nagre-review mag-isa. Ah, talaga? Di ba yung iba, nag-group study, pero siya, sigurin, alone. Mag-isa siya sa bahay, nagkulong siya. Kaya sabi ko nga, iba yung, buti na lang nagmana sa nanay, yung Tagino, no? So, Senator, talaga bang pinangarap ni Ina na maging abogado? O dahil lang dun sa inyong pinagdaanan na pagsubok sa buhay, yun ang parang nag-trigger sa kanya na pangarap na maging abogado? Well, sa tingin ko, isa sa nagpo sa kanya yun. Dahil yung mga pangyayari ng gano'n. Pero sabi niya nga, happily married na si Ina. Pwede nang hindi niya pasukin yun na maging abogado. Pag-aral ng abogado siya. Pero ginawa niya pa rin dahil sa, siguro nga sa pagmamahal niya sa akin. Dahil, sa totoo lang, yung kita kami kagabi, talaga yung yakap ko sa kanya. Iba. Sabi ko, anak, marami ng luha na ubo sa akin. Luha ng kaligayahan. Pero luha ng kaligayahan. Ganun pala yung pakiramdam niya. Kaya I'm so thankful. Unang-una talaga sa Panginoon. Talaga sa mga blessings na tumating sa akin para sa aking mga anak. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliyo Broadcasting Corporation sa Metro at Mega Manila at buong bansa. Ito ang 882 DWIZ. Noon hanggang ngayon, 73 taon nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.